And he said unto him, See, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow this city, for the which thou hast spoken. Haste thee, escape thither, for I cannot do anything till thou be come thither. Therefore the name of the city was called Zoar. The sun was risen upon the earth, when Lot entered into Zoar. The Lord rained upon Sodom and Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. And he overthrew those cities, and all the plain, and all the inhabitants of the cities, and that which grew upon the ground. But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. And Abraham got up early in the morning to the place where he stood before the Lord. And he looked toward Sodom and Gomorrah and toward all the land of the plain, and beheld, and lo, the smoke of the country went up as the smoke of a furnace. Sabay-sabay. And it came to pass, when God destroyed the cities of the plain, that God remembered Abraham and sent Lot out of the midst of the overthrow, and when overthrow the cities in which Lot dwelt. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Sensitive topic and controversial, but I pray na ito po ay battle na talaga namang dinala sa amin sa panahon namin ngayon at sa even sa aming lugar, sa aming bansa. So I pray na kami po yung maging karapat-dapat din, magtapat sa inyo, Lord, to the end, na kami po ay hindi atras sa ganitong klaseng battle, Panginoon. We will do what we should do to warn people and our people and others din po, Lord, about this topic na, Panginoon, na pakarelevant ngayon sa panahon namin. So I pray kayo po magpala, Panginoon. Kayo po ang maggabay sa inyong lingkod, mga makikinig, Panginoon. At kayo po malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapuno po. Good morning po sa lahat. Good morning. Title po nito is Even as Sodom. Even as Sodom. Yan po yung nakita sa Jude 7. Nabasahin din po natin. Pero ang title po natin is Even as Sodom. O sinabing even, kagaya nga. At katulad nga, ganun nga, katulad ng Sodom and Gomorrah. Pero Sodom muna tayo ngayon. Hindi yung buong title, ang buong title, Even as Sodom - the First Pride Celebration. Amen? So, kaya sabi ko yun sa umaga, mag-celebrate po tayo ng pride. Pero hindi katulad ng gusto nila. Iba tayo, special. Ito po yung ating logo ngayon, banner. Amen? Yan ang ating meme na ninakaw ko lang na nag-trending. So, yan. So, nakikita niyo ba? Ano yan? Yung ating binasa. Amen? Sodom and Gomorrah. Sinunog ng Diyos. Binomba. Hindi lang missile siya. Mas matindi sa missile. At actually po, nakita nga po yan. Hanggang ngayon, nakita yan. Ba't may isang lugar dito? Bakit yung composition ng lupa dito kakaiba? Kasi it's ubus eh. Hindi na naka-recover. Bakit? Magtatayo ka pa ba doon eh? Ganun yung lupa. Inapuyan ng fire and brimstone. Parang sulfur daw po yan. Tinignan nila doon, kulay dilaw. Talagang may mga... tinitingnan nila yung may city talaga doon sa ilalim. Pero sunog. Bakit sunog? Again, ang fire and brimstone, familiar ba? Impyerno yan, di ba? Ganon din sa impyerno. So, alalim ng lupa. Again, according to science, ang ilalim ng lupa natin, ganon ang laman. Bukod sa iron and nickel, fire and brimstone po. Mainit doon. At, yan na nga. Kung paano nangyari yan, di natin alam kung asteroid man yan or possible na ano po yan, volcanic eruption na nangyari po yan sa Pompeii. Mayroon tayong documentation dyan. Ewan ko, nag-expire na aking paalala nyo minsan. Mayroon ang subscription sa Curiosity Stream. Okay? This message is brought to you in part. So, maganda yung document kasi napakatagal. Pero totoo po nangyari yon sa Rome, ng mga baklang city din po yon sa, sabi ko, ano yung title? Even as... Hindi, sorry. Okay. Pompeii po yung documentary. Isang... mga bakla din po yung mga nakatira doon. Sinunog sila ng Diyos. Bumutok yung vulkan. Inabot yung city nila. So now, hindi sila nakapag-prepare. Kasi nga, parang ganito eh.
Di sila mag-prepare kasi sumabog, tapos andyan na yung ano. So anyway, hindi natin alam exactly ha. Pero yung sabi sa Bible, sinunog sila. Makikita natin ngayong umaga kung bakit at anong kailangan natin gawin. Application sa atin. Okay, again, ang title to Even as Sodom, the first pride celebration. Pwede din natin sabihin kasi last year, ganito din po ating topic kasi nga, alam nyo na, Pride Month daw. Buti nga kung sa US lang yan, umaabot sa atin. Nabanggit ko sa inyo si Isko, nung time na yun, nabuisit ako. Kasi nga, di pa ganun kaano sa atin, pero naikisaw-saw itong mga to. At si Isko mukhang talagang, ano ni Satanas yan eh. Kung anong uso, kung anong masama, sinasakyan niya. Kasi nga, alaga ng mga bakla po yan, showbiz po yan eh. Okay, yabang pa niya, nagkwento siya ng kanyang ano. Tinignan ko rin kasi sabi nga, ang inspiring story ni Isko Moreno, di tinignan ko, ilang minutes lang naman. Eh po, wala naman siyang sinabing ano. Kasi mayor nga siya, titingalan siya. Pero ang kwento niya, puro kalokohan eh. Eh, ganun ang buhay niya anyway. Ang nakalimut, naalala ko tuloy, may nag-comment pa sa akin doon na siguro, anak, bakla anak doon, hindi ko alam. Dati naming teacher na 80s na ngayon, ngayon patay na, nasa impyerno na. Eh, hindi ko makakalimutan yung post ko na yun kasi, anyway, kaya pwede natin tawagin ditong ating sermon ngayon na So Vile Part 2 kasi yun yung ating last time. Pasok po, nai, andyan nata. Delivery. Last year, yung So Vile. So ngayon, tutuloy po natin. The Pride of the Sodomites Exposed. Last year po yan. Nag-focus po tayo sa Judges 19. Saan yung mga bakla doon ay pinatay din po ng mga Israel. Dahil sira ulo din eh. Pero ngayon, mas matindi po itong Sodom and Gomorrah. Kasi nga, ang Diyos ang naghusga. Matindi yung overthrow na ginawa sa kanila. Okay? So, ang bilisan ko lang po, bakit natin pinag-aaralan to para tayo po ay mawarningan. Okay? Kung di pa sapat ang warning natin, ha? At least, meron tayong isang ganito na hindi kayo makakapagsabi na hindi natin tinakil to kasi tinatakil natin to. And then, para yung ibang tao din, para malaman din dapat nilang gawin. Ang Diyos ay galit sa mga yan, lalo tayo dapat. Amen? Ano yung dapat natin gawin? Appropriate action to combat the sodomite agenda, deception. Okay, i-define muli natin, morally despicable and abhorrent, ibig sabihin ng vile, nakakadiri. Physically repulsive, pangit, foul, ibig sabihin nakakasama, di ba? The little word of account. Walang kwenta, ibig sabihin common or mean. Tending to degrade, yan ang ibig sabihin ng vile. Ha? Ito yung sinabi at binasa natin kanina, sa Jude 7 or 1:7. Yung mga bading daw ay vile, nakakadiri, disgusting or utterly bad, obnoxious, contemptible. Sa Tagalog, kasuklam-suklam, mabaho, totoong masama, hamak, balakyot, imbi, nakakarimarim, alipusta, nakapandidiri, napakasama, nakasusuklam, masagwa, mahalay, karima-rimarim. Yun po yung ating definition niyan at ng dictionary, no? And then, bilisan lang natin, ano yung nangyari sa binasa natin? So, meron nga isang city, again, ang bida doon si Abraham, pero sinama niya si Lot. Si Lot po ay pamangkin niya, sinama niya, sumama naman sa kanya. So, in a way, ito po yung may righteousness, sinabi sa book of, saan nga ba siya binanggit? Sa Peter, nagkamali, tingnan natin. Para kilala natin kung sino si Lot. Okay? Vex, righteous. Yan. Second Peter, ito pong description kay Lot. Para kilala natin si Bas. Ako na lang, sabi dyan, and delivered just Lot. So, yung si Lot ay dineliver, yung sabi, niligtas. Diba, alam nyo naman kanina, uulanan sila, niligtas muna ng Diyos si Lot. Inalis doon, diba? Vexed with the filthy conversation of the wicked, ibig sabihin, righteous po, sabi dyan sa 8, for that righteous man dwelling among them, in seeing and hearing, vexed his righteous soul, from day to day with their unlawful deeds. So, nakatira siya sa isang lugar na hindi maganda, masama, puro bakla. So, ano mangyari sa iyo pag ligtas ka, tapos puro bakla yung kapaligid mo? Di araw-araw ka pang, parang tinotorture. Sakit sa mata nun. Amen? Pero kilala niya si Lot pala, nag-compromise siya mamaya. Point natin niya mamaya. Pero siya ay
ligtas, siya ay righteous, kaya nga iniligtas din siya doon bago sunugin. Ganun po ang nangyari, ang tawag sa kanya righteous. Pero, ang mangyayari sa atin, kung sakali mangyari sa atin, may compromise tayo, ang mangyayari sa atin, pangit ng ating buhay. Kasi, dapat umalis na siya doon eh. Actually, hindi na siya doon. Kasi kung mayaman yung city, minsan ganyan tayo, nabanggit ko nga kay Pamay kanina, pag binola, ang ganda mo. Pwede kang artista. Kilala mo ba si... Yung mauso ngayon, kinabasa ko lang kailan lang yung si Marilyn, panahon ni Daddy, mga ano, mga ganun po ginawa kasi niya, binobola, papayamanin. Pati magulang mo, bobolahin. Si Pamela po, napakaganda. Pwede po yan sumikat katulad ni, sino ba, Angel Locsin. E di nanay mo ngayon, nagluluway na. Alam niyo ba, yung bago ngayon, di ba, mga may abang, si, di ba yan? Basta yung bastos. Laki ng bahay, ganyan-ganyan. Pinapamahanga nila yan. Eh si Ate Malu, Pami, okay yun. Pero maniwala kay pastor. Oh, ganyan yan eh. Ano, nasa buto tayo punta doon. Kasi, mayamang bansa. Saka mga bakla. Ayan, mayamang bansa. Yung kayamanan, nakakatisod po yan. Nabanggit ko sa inyo, kahit mga churches, pag yung mayaman, hindi lahat, pero karamihan. Nagbabago na standard. So, dapat di siya tumira doon, tumira siya doon, nagsisi rin siya. I'm sure, nagsisi siya. Kasi nangyari sa buhay niya, nakita niyo naman, di ba, sa ating binasa, siguro nag-invest na siya doon, mayaman na rin siya ng konti, sinasagate siya, ibig sabihin, may konti position siya. Bandang huli, pinundan niya doon, di ubus din. Ay, kung hindi siya naghangad ng sobra-sobra, sana may investment pa siya, kahit paano bahay, sinunog yung city, so nagbahay din niya. Bandang huli yung kanyang mga anak, mga bastos na din. Okay, alam niyo ba yan, hindi natin binasa yun eh, ni-rape siya ng anak niya. Nilasing pa siya. Eh bakit siya nakipag-inuman? Kasi nga, compromiser din siya eh. Balik tayo sa ating logo. Andan niya yan ha. First Pride Celebration. Yan ang ating tema ngayong umaga. Tuloy natin sa ating... So, yun nga, ang kwento is tumira siya doon. Mayaman, pero puro bakla. Nadamay siya. Mamaya, makikita natin yun. Bandang huli, nagalit ang Diyos. Sobra-sobra na kasi. Wala nang makita sa kanilang pag-asa. Sinunog. Mga bakla, bata, matanda, bakla. Anong gagawin ng Diyos doon? Eh later, makikita nga natin, kumalat pa yan. Eh kung hindi pa inubos ng Diyos yung time na yun, eh lalo pang kakalat yan. Amen, pastor, masyado ka naman. Hindi ako yung Bible to, nabasa natin ngayon. Baka may magsabi si pastor, ganyan, ganyan. Ikaw ang wala sa tama. Sabi mong mali to. So tuloy natin. Ang outline ko natin last time, yung vile. So vile, part 1, sabi dyan, we need to avoid and oppose and expose the sodomites. Bakit? Again, bakit sodomites ang tawag natin? Dito sila galing. Again, pinalitan po yan ng mga modern perversion of the Bible. Binapalitan nila, pero sa Bible, sa King James, maganda, triniserve po yan. Bakit sodomite ang tawag sa bakla? Ito yun. Iba, tinatanggi nila yan eh. May kinoment nga sa akin, hindi naman sila pinatay dahil sila yung bakla, pinatay sila dahil violente sila. No. Kaya sila violente kasi bakla nga. Okay, nakita natin kanina, binasa natin, ano, gusto nila, lalaki, babae, gusto nila, kahit may asawa yan, kunwari, ngayon, gusto nila magpakasal, kunwari, hindi rin naman faithful yan sa, ano, kaya nga nakakadiri yan eh. Salamat din sa Pilipinas na hindi na tuloy sogi, nagtatry ulit po yan. Kaya ngayon, tinitray namin kayo, pagpatayin na kami, papayag ba kayo, mga anak nyo, may sogi sa panahon nyo? Kung di kayo magtatapat sa Diyos, magkakaroon yan. Meron na sa US ngayon yan. Oh. Hindi mo sa pwedeng sabihin na hindi mangyayari yan. Mayroon naman tanga-tanga mga Pilipino na iniwala dyan. Spiritual battle nga yan. Mangyayari sa inyo yan kung hindi kayo magtatapat. So ngayon ay, alam niyo na yung kwento. So yung outline na natin last time is, we need to avoid, oppose, and expose the sodomites because they are the children of the devil, they are predators, and they are vile, debased dogs. Tindi na yun, di ba? Pero hindi tayo magtatapos na may part 2 eh. So dati nag-focus tayo sa Judges, ngayon naman sa Genesis, kasi nga, mas matindi to. Ang Diyos na nag-judge sa kanila.
So, happy First Pride celebration. Pero magandang celebration to kasi ang Diyos ang humusga. Ang ngayon, nagpapa-fireworks ba sila? Sigurado yun. Ang Diyos na una nagpa-fireworks, kaso ganito. Sana gawin ulit eh. Ayun kung paano niya maihiwala yan. Ano, misa yun ang panalangin ko kasi sa lumaki itong mga to, no? Sana mag-gay pride sila sa isang lugar. Okay, yun ang panalangin ko, ha? Huwag niyong gagawin. Pero kung gusto niya nang gawin, huwag niyong idamay, ha? Kunwari, nag-celebrate, kunwari sila sa, ano ba, sa Araneta. Tapos may sumunog nun, no? Nasunog, patay sila lahat. Anong, okay ba yun? Kung mga kadiri sila, eh, men. Nagsama-sama sila doon, I'm sure gagawin nilang kahalayan nila doon, sinunog sila ng Diyos. Eh di okay, matutuwa tayo, amen. Eh basta murder yun ah. Hindi naman ako eh. Sana may mahulog na kandila doon or something. Dahil sa kalokohan nila. Nangyari po yun actually, may mga nangyari gano'n. So anyway, huwag tayong papatay ng tao, okay? Sa Diyos, pag-pray lang natin. Pag ang Diyos ang kumilos, maganda. So ngayon, ano yung mga points natin para to celebrate? Kasi sila ngayon, iiyaba, mag-celebrate sila. Kalokohan nila. Hindi tayo mag-celebrate ng pride nila. Hindi tayo nag-celebrate ng pride kahit sa atin. So, parang imamak lang natin sila ngayong umaga. Amen? Marami lesson din tayo makukuha ngayon. At marami ito. Mayroon tayong 6 points. Number 1. Ano po yung nangyari? Yung mga gusto natin makita sa ating text at sermon ngayong umaga. Napansin niyo po ba, sabi doon, Ang introduction po pala nito in chapter 18, what happened there was, binisita po ng Panginoon si Abraham. Pero tatlo sila, ba tatlo? Kasi nga, yung dalawa, yun yung angels. Yung pangatlo, si Jesus po yun. Okay? Siya po ang Panginoon na nagpapakita. At kinausap niya si Abraham, kung ito ko lang mabilis sa inyo, sinabi niya kay Abraham yung plano niya na matindi, na celebration. Okay? So, kasi nga, ano si Abraham eh, tapat sa Diyos. So, sabi, nag-uusap pa nga sila eh. Hindi natin papaalam kay Abraham. Eh, prophet to eh. Paalam natin, sige. Oh, sige, ganito eh, Abraham. Sunugin ko yung Sodom and Gommorah. Buti sinabi sa kanya din. Kasi nga, nag-alala siya, andun si Lot, amangkin niya. So, ngayon, sabi niya, oh, ganito gagawin ko, susunugin ko to, sabi ni Abraham. Kumbaga, nakipag-bargain siya sa Diyos. Ibig sabihin, kasi kaya ng mga ano yun, si Moses ginawa niya yun, di ba? Nakipag-bargain siya. Papatayin na lahat ng Israel. Sabi ni Moses, wag naman. Nakinig ang Diyos, di ba? So dito, nakipag-bargain po siya dyan. Kung meron bang 50, 45, 35 na righteous dyan, susunugin mo ba yan? Sabi ng Panginoon, hindi. So ang lesson doon, sa isang city, nape-preserve ang isang city dahil sa mga mananampalataya. Amen? Kaya huwag kayong maliliit sarili nyo. Pag tayo nag-soul winning, babastusin tayo. Ang totoo, nape-preserve sila dahil sa atin. At sa mga maliligtas, huwag na huwag kayong maliliit sarili nyo. Amen? Nape-preserve sila dahil sa atin. Yung sinasabi dito, biblical principle po yan. Kaya hanggat marami maligtas, yung bansa mo yan, yung bayan na yan, hindi yan, gugunawin ng Diyos. Okay? So dito ngayon tayo sa 19, si ang Panginoon, na natili na, yung angels ngayon, anong gagawin nila? Nabasa natin kanina, ang ginawa nila, doon sila sa streets. So, anong ibig sabihin nun? Ang nakikita ko kasi dyan, kanina, kahapon, or kanina, galing kami sa halala, alam nyo na, di ba? So, na-observe lang ni Brad, pambira sa halahala, alas 7 pa lang, wala nang tao sa daan. Sa Tanay, medyo alas 9 na tayo doon, no? Ang dahil pang tao, lalo sa Antipolo, lalo sa Marikina. So, gusto ko lang sabihin po, sa alam nyo ba nangyayari sa street sa gabi, it tells something about the city. Kaya I believe, kaya sabi di, anong ginagawa ng angel sa street? Sabi niya, pumasok kayo dito, hindi, dito lang kami. Kung di pa sila pinilit ni Lot, nangyayari po kasi, may nagli-leak yan. Kung masisipag yung mga tao, gabi na, nagtatrabaho pa yan. Kung mga malaswa yung mga tao, gabi na, naglalaswa pa yan sa labas. Yun lang, I believe, yun nangyayari. Kaya point number one, the Lord, ang tanong pala dito, what can we see in the first pride celebration? Huh? Observe lang natin, may matututunan tayo. Amen? Anong makikita natin sa first pride celebration? Yan, nakita nyo na nga. Pero lalalim pa tayo. Number one, the Lord through His angels are watching. Okay? Kahit nakikita natin, mga loko-loko ito, pasto, bakit hinahayaan ng Diyos yan? Alam ng Diyos yan.
Alam ng Diyos yan. At sinusugo niya angels na inoobserva lang ang kalokohan nila. Oh, nakita niyo na yung nangyayari later, di ba? Uhusgahan natin to. Gaano kaya karaming sulfur and brimstone? Nasukat na nila. Ay, mga natataas yung mga city nila. Sa Tel Aviv daw, mga ganyan, mga bakla daw dun. Ngayon, sa Maynila, nauuso ka dahil kay Isko. At kung sino man yan. Amen? Itingnan na yan. Huwag kayong mag-aalala. Yun ang point number one. Pastor, si Vice Pangit, nandyan na naman. Magpakita pa, may double date pa. Nakita ko yung pag ganun. Inaano ko yun eh. Unsee, then report. Ano ba yun? Kabastusan. Oh, gawin nyo rin yun. Okay? Kasi minsan, may balita naman silang mapakinabangan natin. Pero ABS-CBS, si Vice Pangit, double date. Amen? Alas waan eh. Kaya, huwag kayong mag-aalala. Ang dami ng mga bakla. Sinusuportahan sila. Tapos ako, hindi suporta. Nakakaawa naman ako. Parang ang Diyos, parang hina naman ang Diyos. Wag. Amen? May patutunguhan niya. Sinusukat lang yung brimstone kung gaano sila kasusunogin. Amen? Kaya tinitingnan, bandang huli, pinapasok, eh, di pumasok na sila. Kaya number one, the Lord to His angels, alam nila yan, are watching. He knows what is happening. Alam ng Diyos yan. Huwag kayong mahanga sa kanila, yung Duolingo, mag-flag na naman yan, yung mga ibang, pati Apple, Google, pride flag. Huwag kayong maghintay lang tayo, the Lord knows what's happening. Amen? Sinusukat lang yung impyerno nilang ano. Number two. Ano nangyari? So alam nyo, nangyari dyan, nangyari dyan, nakita nga sila ni Lot. Okay? At pinapasok sila at sila ay nagpista at nagkainan. So point number two, anong lesson dun? Alam nyo ba sa pride celebration nila, number two, there are people who don't care. Mag-celebrate kayo dyan, wala kaming pakila kasi kalos na, hindi kami makikisaw-saw. Kasi Lord, kahit paano ligtas eh. Hindi pride man kayo dyan, kami dito lang, kakain kami. At least na-recognize yung angel of the Lord. Amen? Ganun tayo. Huwag tayong ma-intimidate dyan. Amen? Nagkainan lang sila. At gusto mong sabihin dito, alam nyo ba maraming kahit mga hindi Kristiyano nandidirin sa mga bakla? Alam nyo ba yon? Pansinin nyo po yon. Kaya yung na-witness, kaya mo yun? Ah, nung sa funeral, di ba? Napasok ko lang kasi si Justin, pogi-pogi. Laki ng katawan. Tapos yung isang kasama niya. Ganun din. Mga kamag-anak, di ba? Kababata pala. Mga kaibigan ng basta tito niya. Napasok ko din yung ano, yung topic. Kasi nga, alam mo na. Nasyara natin, mamabait eh. Kaya yun, sabi ko, ikaw ba, maugustuhan mo ito? Kasi nagbibiro eh. Kaya nakasal din ako eh. So, pero, wala na punta doon. People don't care. Kaya natawa rin sila eh. Ikaw ba, posible ba itong kaibigan mo, magkainuman pa sila eh. Magiging, gugustuhin mo ba yan? Siyempre hindi, di ba? Ano ba naman? So, people don't care. Huwag kayong, ibig sabihin, nagpa-flag sila dyan. Actually, kaya nga nila ginagawa yun, walang pumapansin sa kanila. Nandidiri yung mga tao sa kanila, kaya kailangan nilang gawin yun. Tapos kailangan nila kausapin yung mga line company, mga executive niya, gobyerno, para tanggapin sila. Kasi hindi sila katanggap-tanggap. Amen? Kaya, intindihin po natin yung people don't care. Ang problema tayo, hindi tayo dapat don't care lang. Kailangan palusog tayo. Hindi na biro yung nangyayari. Dami na nilang niloloko at matindi. Matindi. Yung plano nila at yung agenda at yung execution po nila, talagang makasatanas sa galing. Okay? Yun tayo. So, yun lang. Number one, the Lord knows. Through His angels are watching. Number two, people don't care. Mga normal people. Okay, mga nakikisakay dyan. Hindi normal yan. Either, hindi pa sila bakla. Kung bakla, yan, makikisakay talaga. Pero hindi bakla, yan, mga na-brainwash na yan. And number three, ano nangyari? Ito na yung pinaka-main dito. Kung nangyari daw, wala silang pakialam naman eh, di ba? Kung bakla kayo dyan, kami, na-influensya kami, ayaw ang tingnan niya. Kaso, kinatok sila. So, anong nangyari doon? Kinatok sila. Sabi dyan, and they got control and said unto him, where are the men who came unto thee this night? Because, bring them out unto us.
that we may know them. Uy, gusto mo ipagkilala. Ganun ba yan? Hindi lang. Babastusin sila niyan, okay? Para sa mga ibang di, ano, pamilya sa euphemism ng Bible, pag sinabing know them, tingnan natin sa Genesis. Sabi doon, and Adam knew his wife. Adam knew. Okay, nakilala, hindi niya lang nakilala si Eve. Kasi sabi dyan, and Adam knew his wife Eve, and she conceived. So, hindi lang nag-appear yun, tapos nagkaroon ng anak. Hindi ganun yun. May ginawa sila, amen? Sa lalaki at babae, hindi masama yun. Amen? Sa mag-asawa. And bear Cain. So, bakit sila nagka-anak? May ginawa sila, amen? Na hindi again masama sa mag-asawa, pero sa mga hindi mag-asawa, masama. So, hindi lang po yun na palabasin mo naman sila, kami mag-ano kami. Gusto lang namin sila makilala. Hindi po, re-rapin sila. Naintindihan? Kaya ang point number 3, tingnan mo natin sa 9, ayun nga, basta, eh syempre ayaw niya, ayun, huwag niyo namang gawin yan. Sabi dyan, oh, do not so wickedly. Masama yan. At yan ang isang point natin dito, huwag kayong papayag. Pag may ganun, kanari, may kaibigan nga kaming ganun eh. Parang, kasi mahina rin kasi. Hindi na ano siya ng mga yung bakla, binubuli siya. Ako pag isang tingin ko pa lang dyan, hindi na uulit yan. Pag may baklang ano, ay, pogi mo, babulahin ka. Isang tingin ko lang dyan, hindi ko natitingnan ulit yun. Alam na nila yon, maratamaan sila. Kaya sabi ko sa isang mahinang kasama namin, sikmuraan mo! Oh, pag hinaharas ka, eh, nang matindi kasi itong mga ito, dapat alam nyo rin yan. Kasi itong mga bata nga, si Peter, mahina. Pag ikaw ino-offend ka na sa ganyang bagay, pag sinuntok mo yan, sabi, ba't mo sinuntok yung bakla? Alam na actually ng tao yan eh. Kakampihan pa kayo. Amen? Tandaan nyo yung mga bata, lalaki, babae, may karapatan kayo sa katawan nyo. Pag kayo hinaharas, sapakin mo. Eh, baka ikulong ako eh. Bahala na ang Panginoon. Amen? Karapatan niyo yung katawan niyo, especially yan. Unti-unti lang yan. Amen? Christian? Rain? Alam nga gagawin niyo? Ako nagsabi sa inyo yan, recorded live. Siguro naman, mainiwala kayo sa akin. DM, malaki na to. Peter, may baklang lumalapit sa'yo, ang gagawin mo? Dukotin mo yung bata. Kung mahina ka masyado. Amen? Okay, sana seryoso ko ha. So yung kaso, bakit? Kasi gantong gagawin sa inyo. Gusto nyo ba ganyan gawin sa inyo? Nagtitino ka dyan sila, mga siraulo, tapos da-damage ka nila. So hindi ganon. So nakita natin kanina, nasabi, ayokong palabasin eh. Ay talagang, labas niya! Ay buti kung maayos yung bahay nyo. Eh, kahit gano'n, nakakaasar yan. Yung mga nangyari sa US daw, gano'n. Hinaras sila kung wala silang baril, eh. Tapos na sila. Kaya gusto ko rin yung baril kung may budget, eh. So, sakali mangyari dito, di ba? Anong gagawin mo? Sige, pasok po kayo. Gusto yung pumasok, eh. Hindi. So, re-rapin kayo. May baril kayo, barilin nyo na. Amen? Eh, wala silang baril, si Lot. Sige, kasama niya rin yung mga yan, eh. Eh, kaso may angel, buti may superpowers. Okay, anong ginawa sa kanya? Hinatak siya, binulag yung mga bakla. Anyway, ang point number dito lang. Number 3. There are, pag may pride man, sineselebrate nila yan. Ano meron? There are wicked violence victimizing happening. Okay, medyo explain ko lang ng konti. Alam niyo ba, kahit yung mga anak ko pag birthday nila, minsan abuso eh. Nay, birthday ko ngayon, pwede ba hindi ako maghugas? Tama, hindi. Bakit ganun? Kasi parang special day mo eh, di ba? Parang gusto mo naman alam, magawa yung... So, pero madalas ginagamit sa kasalanan. Okay? May mga tinatawag silang birthday, kung ano man yan. Hindi ko nababanggitin. Yung mga siraulo, hindi na control. Pag birthday nila, dun sila gagawa ng napakasama. Hindi nila ginagawa ordinary days. So, kaya, pwede ko bang in-conclude na special day month nila ngayon, gagawa sila ng mga kalokohan?
Ginagawa na nga nila eh. Sa amin po, sa kampanya namin, ganun. Kasi isi-celebrate sila. Bakit? Para bang abuso sila? Para tanggapin sila? At madama yung iba? Maging bakla din? Kaya yung number one, nakikita sa Pride Celebration, alam ng Diyos siya, huwag kayong mag-alala, people don't care. Pero nangyayari ito, kaya mag-ingat. Amen? Special day nila yan, matapang yan. Kaya dapat kayo mag-ingat. Okay? Pero ito nga, kung matapang ka, alam mo naman yung gagawin mo, so good sila, so good din tayo. Pag sinabi sa kumpanya nyo, sa school nyo, let us celebrate the gay, mag-oppose ka! Amen? Amen. Ngayon, kung di kailangan kasi sa amin, medyo subtle eh. Anong i-oppose mo? Hindi ka lang pwede sumagot. Kung may survey sila doon, okay, lahat kayo, attend kayo dito. Anong masabi sa mga bakla? Ay, sasabihin ko talaga anong dapat sabihin. Kaso, walang ganun eh. Kung ngayon, ganun, pinipilit kayo, sabihin nyo, nakakadiri yan, mama, sir, ano ba yan? Oh, sabihin nyo sa magulang nyo. Sasabihin namin sa magulang namin, ginagawa nyo yan. So, sa ngayon, takot pa yung mga yan. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, para hindi umabot sa panahon na ganun kalakas ang loob niya, kung maging teacher yung iba sa inyo, doon pa lang, nagme-meeting pa lang kayo, niluluto pa lang yan, i-post nyo na. Anong kahibangan yan, principal? Diba? Kung magbakla ka, ikaw na lang. Huwag natin damay yung mga bata. Ganun dapat po. Okay, the wicked special days are used to celebrate the way they want. Ang sabi ko na kanina. Kaya, ito. Yan, nabanggit ko rin yung mga bata. Gusto. Kung ano yung gusto nila, di ba? Nay, birthday ko bukas. Pwede ba pumunta tayo sa ganyan? Walang masama dyan, mga bata yan. Alam nyo ba? Anong gagawin itong mga to? Asang gagawin nyo kung saan kayo masaya, di ba? Okay lang yun. Kaya napansin nyo, pag celebration, it brings to bear about their true nature. Doon mo makikita kung ano talaga sila pag kanilang special day. Anong ginagawa ng mga sa'yo? Dito hindi pa nga masyadong uso salamat. Pero sa US, anong ginagawa nila? Alam nyo ba? Kung hindi nyo alam, sabihin ko sa inyo, na lahat ng kalokohan nila, papakita sa TV, magmamalcha yan dyan. Tanggapin nyo kami. Ano ang abis niya? Napakapapangit. Iba siyempre, nakahubad kung ano man niya. Kasi mga puro kabastusan na po yan. Kung hindi nyo pa alam, sinasabi ko salita lang. Parang hindi nyo natingnan. Huwag na kayo makurious. Kaya sabi ko na lang sa inyo. So, bakit nila ginagawa yun? Kasi lumalabas yung tunay. At sinabi nila, may kanta sila doon. Sabi nila, we will get your children. Sabi nila. Kasi ganun ang parang nito tayo. Medyo matino po tayo. Normal pa tayong tao. Hindi tayo may give back lang, mga adults. Ang gagawin nila, yung mga bata, napakita nila yan. Oh, mga bata, normal kami. Mabait kami. Alala ko yung panahon namin. Hindi pa ganun, ganun ganyan. Alas 11 na ba? Bilis ah. Extend tayo ng konti ah. Nasa sec. Tapos sa third pa lang tayo eh. Ayoko naman part 2 nito. Yun, sa panahon namin, si Roderick Paulate pa lang ang bakla nun eh. Ngayon, ang dami na eh. So, maniwala ako, nanonood din ako. Kasi wala akong choice eh. Yung panood ng mga ano, kesyo, patawa. Di manood ako ng Roderick Paulate, bakla. Di ba? Kaya nauso yung prayer. Kaya, pray na. Ganun yun eh. Yun ang uso-uso hanggang ngayon eh. So, yun, mapagpanggap po yan. Pag alam nilang di ka ganyan. Prayer, lalaki tayo, prayer. Pero pag ano na, ganun na. Anyway, tuloy natin. Mga walang nga po yung mga yan. Makikita natin yung true nature nila pag celebration nila. Number 4. Ano pa nangyayari sa Pride Month? Sa Pride Celebration, sa mga kabakla na yan. Unfortunately, hindi lang silang mga kalokohan nila makikita natin, katarantaduhan. Unfortunately, mga Kristiyano, nakita nyo ba sila? Binasa nyo? Anong ginawa nila? A sobrang pressure! Sinisira na yung ano nila. Nahihigaan mo na ako sa aking mga friends na binisita ako dito. Oh, huwag nyo na silang galawin. Ito na lang yung anak ko. Nabasa nyo kanina, di ba? Tama ba yun? Loko-loko rin ito si Lot eh. Pero dahil sa pressure, nisirain na yung manisira na yung bahay niya siguro ba? Anong, ewan ko, anong... Eh, kung may pang ganun yun, yung sa SWAT. Eh, palabasin niya yan! Boom! Eh, si Lot, mahina kasing Kristiyano. Para mga pastor ngayon, iba, mahina. Hindi sila mag-i-preach ng ganito. Galit pa sila sa mag-i-preach ng ganito kasi hindi na tayo ganyan eh. Mag-pray lang natin, baka maligtas.
Oo! Oh, maniwala kayo, ganyan yung iba, ganyan ang hina. Nakilala ako nung buklang, ngayon pastor. Wala pa kayo lang sinasabi mong testimony nila, sinabi ng Bible. Ito ang testimony nila, ang Diyos na nagbigay sa akin, nag-give up sa akin, maging reprobate. Sabi mo, dahil sinabi nila, naging pastor sila. Totoo yun? Mahina ka kasi, hindi ka nagbabasa. Hindi ka nag-aaral. Hindi, may kilala talaga ako eh. Kilala mo. Ito, kilala mo? Bible? Kaya sabi dyan, nag-give up siya sa presyo. Kasi nga, yung kumpanya, si ABS-CBN, si Facebook, si lahat na eh. Anong gagawin mo? Maging malakas ka. Amen? Hindi ka katulad ni Lot. Anong ginawa niya? Binigay niya yung anak niya. Huwag itong mga bisita ko. Ito yung anak ko. Busuhin niyo. Sira ulo. Sira ulo ito si Lot eh. Kaya number four, pag may pride man, may mga compromises na ginagawa yung mga mahinang Kristiyano. Yun yun. Mga loko-loko din. Hindi tayo dapat ganon. Labanan mo! Nakasalalay yung mga anak mo. Ano yung future nila? Gusto mo ba yung katulad ni Peter? Pogi nito, di ba? Imagine ko, pag matanda na ako si Peter, bakla. Hindi ko patay tiis yun. Si Aiden. Si Jared. Si Charlene. Tomboy na. Hindi ko matitiis yun. Amen? Kaya ngayon tayo lumaban. Kung hanggang meron pa tayong boses. Ito mga pasto na panga, tsaka mga mahina, huwag natin gayahin. Amen? Amen. Eh, ganyan kami. Ikaw, sino ka ba? Ikaw, sino ka ba? Hindi ako sinuka. Ilawal ako. Lalabanan natin, amen? Hindi tayo papayag. Kung mahina sila, tayo, hindi tayo mahina. Hindi tayo magiging mahina. Tatayuan ang sinabi dito sa Bible. Hindi tayo maniniwala. Hindi isang patotoo nila. Patotoo, hindi totoo. Kaya number four, nagko-compromise sila. Huwag tayo mag-compromise. Huwag tayo mag... Ano sabi ni Paul kay Timothy? Kasi ito hindi naintindihan ng iba. Hindi nila naintindihan na ang buhay Kristiyano labanan. Kaya sila, relax lang. Pag may sumisigaw na, ayoko niyan. Hindi mo kailangan niyan eh. Ito sinabi ni Paul eh. Fight the good fight. Ano yung fight? Labanan po yan. Nakakita mo yung naglabanan na ano? Nawala lang. Kaya minsan gusto ko yung makakita ng labanan eh. Ito mga anak, gusto matuto yan ng ano, labanan. Minsan kailangan niya, lalo lalaki, yung tumiba yung ano ba. Kasi darating yan sa panahon. Kailangan marunong ka rin ng konting. Oo, oh, paalala nyo kasi sa akin. Amen. Tuhan ko yun, sumapak. Kailangan matutunan nyo rin yan. Huwag nyo gagawin na gusto nyo lang, ha-trip nyo lang. Huwag ganun. Pero dapat handa ka. Ah, ganun ba? Baka mag-trending itong... Okay. Kasi nga, kailangan fight po. Pag sinabing fight, may ano yan. Amen? Hindi yung iiwasan. Ayoko nyan. Fight eh. Kasi talaga papahuli tayo. Huwagin na natin mga bakla. Ganyan. At tanggalin tayo sa tabaho. Laban. Amen? Alam-alam sa ating mga pinaglalaban na, again, napagod ako dun. Okay. So, sila nagko-compromise. Sabi sa Bible, fight the good fight of faith. Sabi sa mamaya dyan, sa 2 Timothy naman. Sabi dyan, ganun din eh. Sabi, I have fought the fight. Alam niyo naman si Paul. Hindi sila pumayag kahit kay Peter, nag-compromise si Peter. Hoy! Ginagawa mo! Paka-plastic mo. Ginanon niya si Peter eh. Labanan po kasi ang pananampalataya. Amen. Kahit sa ating ngayon, sabi, basta bakit ano, may mga parinig sila sa akin eh. Ang sinusuwag mo kasi yun. Suwag, baka feeling mo lang yun. Sobrang hina mo, may nana ka dyan. Inarinig ka lang, nasinabi mo, nasinabi ko raw yan yan. Tapos nasaktan ka na dyan. Itong mga to, ganyan eh. Anyway, so pero labanan, naintindihan yung point, okay? Ang buhay Kristiyano labanan, yung mga compromise na huwag mo nang gayahin,
lumaban ka. Lalo yung to, kailangan labanan to. Amen? Sa false teaching, labanan po yan. Hindi yung ano ka dahil in-isolate ka, ayoko na. Ayoko nang gano'n, wala akong friends. Ah, sige, tanggapin ko na rin. Laban yan. Okay, tapusin natin to. Sa isang labanan, sa isang Pride Month, alam nyo ba nangyari? Laging may number 5. Tingnan natin sa 14. Ano meron? May labanan kasi. Uy, sorry. Wala ko sa text. Genesis 19, verse 14. Ano mangyayari? Lalo pag mahina tayo, katulad ni Lot, yung promiser. Bandang huli, bilisan ko na lang. Ang nangyari dito, pati mga daughters niya, loko-loko, mga son-in-law niya, loko-loko, compromiser. Tinatawanan siya, sabi, husga ng Diyos to, alis na tayo. Anong husga ng Diyos? Kaya hindi sila umalis, sunog sila. Eh kung hindi lang hinatak yung kanyang asawa, si Lot mismo, tsaka yung anak niya, sunog din sila eh. Amen? Kaya gusto ko sa'yo, point number 5, there are casualties, direct or indirect. Responsable ka o hindi. Bakit nagkaroon ka baklaan dyan? Eh, pinanganak lang ako eh. Hindi pa ako, ano, si ano, Charlene. Eh, pinanganak ako dito, bata pa ako eh. Madadamay ka. Pag yung tatay mo, nanay mo, pastor mo, mahina. Yan lang gusto kong sabihin. Alam nyo nangyari sa Lot's wife. Amen? Napaka-famous dyan. Eh, siniligtas na nga sila. Isa lang gagawin nyo, ha? Hinahatak na sila. Susunugin to, hinahatak sila, nililigtas sila, di ba? Huwag kayong lulingon. Ilang instructor siya, huwag kayong lilingon. Kasi huwag na kayong maghinayang doon sa sakyan nyo, sa bahay nyo doon. Huwag na kayong manghinayang. Ganun sa Christian ang application nito, huwag kayong manghinayang. Pastor, mayroon na akong kaibigan, mabait, nililibyo ka sa bakla. E tinuturo na natin ngayon to. Sabi, sayang naman yung mga lilibyo niya sa akin. Lumingon ka, ano mangyayari sa'yo? Hmm? Damay ka. So last year, ganun din yung mga Benjamites. Ang pride nila kasi mga galing daw sila eh. Mga sharpshooter eh. Kahit ilang kayo, sapon kayo sa amin. Nangyari nga yun, 2 beses, di ba? Eh kaso bandang huli, sinabi ng Diyos, sige, patayin nyo yung mga yan. Ano nga, sa kanila, halos maubo sila. Eh pinagtanggol lang nila yung mga bakla. Eh kung pinapatay na nila yun, di wala na silang problema. Ganyan ang nangyayari ngayon eh. Sa mga pasto, silang maihiya ngayon. Kaya tayo hindi tayo back out dito. Tayo yung tama, amen? Kahit mamaya, isolate ako doon. Pasto, naniniwala kang bakla, hindi naman iligtas. Oo! Oh! Eh, sabi ng Bible eh. Gusto ko lang mag-usapan natin eh. Ewan nyo eh. Gagawin nila. Eh, may kilala ako, pasto. Walang pakialam yan, sinabi ng Bible. Ano ka ba? Naniniwala ka sa testimony? Yan ang i-preach mo, testimony ng bakla pa? Manluloko nga yan eh. Ubusin natin ito. So, there are casualties. Pag mayroong pride man, kaya nga hindi dapat mangyari yan. Yung sinayin ko sa inyo last time, pinanadaan dito. Inu-oppose nila to the point na inaano nila yung gobyerno nila. Ba't ang supportahan yan? Pupundungan pa natin? Nag-speak sila to, no? Talagang, amen. Ganun tayo dapat dito pag tinanong tayo. O, San Mateo, gusto niyo bang every June, magkaroon Pride Month? No! Dapat lahat tayo doon. Ano sinagsasabi nyo? Laki magawa sa pera natin. Balik nyo, gusto nyo. Sa tao. So, there are casualties. Mga mahal nyo, gusto nyo makatulad nyo, maging pillar of salt. Kung ano mang katumbas yan, ano mangyayari dyan? Kung hindi man bakla, supporte ng bakla. Gusto mo? Huwag na kayo lumingon. Amen. Susunugin nga ng Diyos eh. Nanggigigil na yung Diyos. Gusto sunugin. Tapos ikaw, hindi ka sigurado? Tapos ka dyan. Itong church ito, hindi ka, ano, kung talagang gusto ni Yesha, kung lang, Yesha. Gusto ko si Yesha dito. Amen? Pero kung may gusto siyang baklang ano doon, damay ka. Kung may nakita ka, marinig, may dapat marinig. Amen? Last, ito na yung celebration. So, nangyari kanina. Sabi sa 13, tapos na po tayo. Saklit na lang. Sabi ng Diyos, for we will destroy this place. Ano sabi sa 14? For the Lord will destroy this city. Ano sabi sa 29? Ito ang celebration ng Pride Month. Ma-pride ka? Ito ang meron. Ito lang naman.
Ano sabi dyan? And it came to pass, tapos na, nakita ni Abraham. So dapat ganyan tayo. Makikita natin po yan. Maghintay tayo. Ano pangarapin natin yan? Isang araw, sumugin ng Diyos to. Yun ang, yun ang magandang pangarap. Oh, pag nakita nyo, kunwari, alam mo na, nakita nyo naman sa ano. So, ano yung sabi ko niya? Vice pangit, double date. Isang araw. Ganun, oo. Oh, yun ang pangarap natin. Yabang mo, ha? Sige, gamitin yung resources nyo. Ha? Duolingo. Kung anong company yan, Google. Isang araw. Ito yun, para si Abraham. Umuusok. Popcorn, popcorn. Ganun, ang pangarap natin. Huwag tayo yung panangin ng hinaan. Nangyayari yan. Sabi dyan, God remember, amen yan. Pero sinunog sila, amen? 29. So the Lord will punish and judge. Sabi doon yung mga words na sabi, overthrow, rained upon. Ano yung rain, di ba? Lalo pag talagang bagyo. Hindi tayo dapat ma-ano sa kanila. Uulan yan, uulanin yan. Di lang tubig, apoy. At iba dyan, sa impyerno, fireworks. Kaya tingnan ulit natin ito habang binabasa ko yung ating conclusion. Let us avoid, oppose, and expose the Sodomites and their agenda and their deception. Amen? Nanluloko yan? Ito maganda. Eh, ano kaya dito ito? Ano? Papapainting ako. Ano? Ganda eh! Ha? First Pride Celebration. Yan. I-share nyo rin yung mga ano, dahil nag-share nun eh. Kayo ata. So, salamat sa Panginoon. Sa kanya siya mag-usga. Amen. Dedication to sa katabi ko kahapon. At yung nag-serve ata sa amin. Sige, Vice Pangit, it is dedicated to you. Sino pa? Banggit natin lahat. Sino man yan? Yung mga reporter, dahil bakla dyan, si Roderick Paulate, sino pa? Isko Moreno, Binibining, kung sino man yan, gandang pangit. Sino pa? Francine Diaz. Sino man yan, hindi ko makilala. Bakla. Ayan. Sino ba? Dedication namin sa inyo. Amen? Masunog daw kayo. Sana, mas mabilis. Kung hindi, hintayin namin yan. Hindi kami. Patient naman kami. Ngayari sa inyo. Let's pray. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong salita, Panginoon, na bagamat may mga mahina, mga Kristiyano, Pastor, kayo po hindi mahina, sigurado ko inyong judgment, Panginoon, didiri kami dito, Lord. I pray ang bawat sa amin magkaroon ng righteous anger, Panginoon, katulad na meron kayo against this pride, these faggots, mga vile, nakakadiring mga bakla, Panginoon, tomboy. I pray na maganap, Panginoon, ang inyong kalooban sa amin at iligtas yun kami sa mga karumihan nila. Aming mga anak, Panginoon, na wang Pilipinas, Panginoon, San Mateo, ay may katanyuan pa, Lord, mga normal pa dito, Kristiyano o hindi, Panginoon, na ma-realize, ginagawa, mapansin na ginagawa itong mga tuloy na gusto nilang maging katanggap-tanggap, hindi naman. I pray, Panginoon, na bigyan nyo ang talino, Panginoon, kung paano i-deal ito, Lord, hindi rin basta-basta. Sila po yung planning nila is ganun na lang. Napaka-elaborate, ganun din po kami lalo, pero magtiwala kami sa inyong salita. Hindi lang sila ang kalaban namin, pati yung mga weak Christians, Panginoon, na dito, na mga compromiser, maduwag, mga minsan galit pa, Lord, sa inyong salita, Panginoon, binabago, tinitwist yung salita dahil sa duwag sila. Kung may kilala sila, Panginoon, na ganyan, anak nila, pinsan nila. So I pray na, Panginoon, gawaan niyo po, Lord, aming bayan, na tulungan, Lord, kami dito sa bagay nito, Lord. So maraming salamat po, Lord, at patuloy sa maraming bagay sa aming kakainin, Panginoon. Mga bata ito, Lord, ma-preserve, Panginoon, sa even sa kanilang generation. Tiwala kami sa salita, and therefore that means makipaglaban sila. So, kailangan labanan. Okay, nag-ibalo lahat. In Jesus' name we pray.